Ate Smile. Dito na naman tayo ngayon. Magluto po ako ng dinengdeng. Una ko pong gagawin, ipapakulo ko po muna itong ano, yung shrimp ko. Ito po yung ibang ilalagay ko sa dinengdeng. Ipa-fry ko po itong isda, tapos kalabasa, sitaw. Ang Ilocano po ng sitaw ay utong. Sorry po mga kaismay. Kalabasa, Ilocano, karabasa. Itong isda, hindi ko po alam. Itawag namin pampano. Sorry po, hindi ko po alam. Ilocano kasi. Tapos, ayan po. Pakuluan muna natin yung shrimp. Habang hinihintay na kumulo yung shrimp po, diprito po po itong, ano, itong isda na isasahog ko din mamaya. Painitin po muna natin yung mantika bago ilagay yung isda para hindi po dumikit yung isda sa ano natin sa pan. Kasi dati pag nagtutito po ako, pag nung nasa Pinas pa ako, nadudurog yung isda, yung hiwa-hiwalay. Dito lang sa abroad ko natutunan yung pagprito na dapat pala mainit-init yung mantika bago ilagay yung isda. Sorry mga kaismal, ganyan ako noon. Pero ngayon, madami na akong natutunan dito sa abroad. Kumukulo na rin po tong shrimp natin. Pakuluan lang natin para masarap yung sabaw ng dinengdeng natin. I think okay natin po yan. Pwede na ilagay yung isda. Tips mga ka-smile. Dati yung lola ko, sabi niya sa akin, pag magpiprito at para hindi matalsikan ng mantika, takpakin daw dito sa side ng ano. Effective naman sa akin. Ewan ko lang sa inyo. Hindi tatalsik daw yung mantika, sabi ng lola ko. Yan yung paniniwala ng mga matatanda. Ito po yung lalagay ko sa ano, sa dinengdeng natin, pampasarap. Ito talaga, ano po yung gamit ko, magic sarap. Pampasarap talaga. Sikin ko ng konti. Ay! Para madami na ata. Ilagay. Wait ko natin. Wala po akong bagoong, kaya asin po yung ilalagay ko. Hindi po ako gumagamit ng bagoong. Lagay na po natin yung asin. Dadagdagan ko na lang po mamaya yung asin pag ano, walang lasa yung dinengdeng na. Kaya I think meron. Kaya po pinapakulaan yung shrimp. Ito po yung magbibigay ng masarap na lasa mamaya sa dinengdeng natin. Ayan na po yung ano natin. Pwede na po ilagay itong kalabasa. Then, itong sitaw. Lagyan po natin ng sakit para madaling hindi po pwede i-ano yun. Balik po din. Hindi na po at ang balik pa din itong isda natin. Diba?
po siya. Pakipakin na po natin yung mantika. Kasi feeling po tatalsik yung mantika. Wow! Ang bango! Bango ng dinengdeng po natin. Tayin po nating maluto yung ano, yung sitaw at saka kalabasa. Mga 10 minutes po siguro. Okay na. Sa lola ko po natutunan to pagluluto. Magaling po yung lola ko. Na-miss ko na siya. Kaya uwing-uwi na po ako sa Pilipinas. Gusto ko na siyang makita. Yung lola ko yung naging, kumbaga siya na yung naging nanay namin nung iniwan kami ng nanay ko. Kaya laking lola ako. Kaya alam ko magluto. Masarap ang luto ko. Sarap mga ka-smile. Ito na naman natin yung isda natin. Pagkasunog na. Ayun, mga ka-smile. Effective yung hindi pagsasasas ng mantika. Alright, okay na po itong dinding-ding natin ah. Sarap. Sarap ng face smile. Promise. Try nyo sa bahay nyo. Okay. I think okay na po siya. Off na po natin yung fire. And that's fine na po natin. I think okay na po sa ano natin. Isda po. Pwede nang ilagay sa ating dineng-deng. Hindi po effective po yung tak-tak-tak para hindi talsik-talsik ng mantika. Pwede na pong isahog sa dineng-deng natin. Ito na po yung dineng-deng natin. Ito na po mga ka-smile. Masarap na ulam. Simple pero masarap. Mapaparami yung kanin natin dito. Ganoon na po itong sabaw niya. So hanggang dito na lang po mga ka-smile. Thank you po sa panonood. Hanggang sa uulitin. Ingat po kayo palagi. Bye!